Ayan, siyempre mga kabrigada, anim na araw. Of course, halala na at dahil papalapit ang ating eleksyon, update naman tayo sa usaping seguridad na pinapatupad ngayon ng ating pambansang kapulisan para maging safe ang ating eleksyon. Kasama natin mga kabrigada si Police Superintendent Romeo Galgo, spokesperson ng PRO 12. Welcome to the show, sir. Magandang umaga po at maraming salamat sa pag-imbita sa atin dito. Gusto po nating batiin yung ating regional director na si Police Chief Superintendent Noel Armilla at kasama yung kanyang command group at sa lahat ng ating kapulisan na deploy na ngayon sa different polling centers, no? Sana po ay maging patas tayo. Sana po ay patupad natin yung batas dyan sa area of responsibility na kung saan tayo nakatalaga. Ayan, well said. Unang-una, Sir Galgo, naka-heightened alert na ang Philippine National Police sa papalapit ang election. Pero so far, ano mga latest na mga updates from Camp Krami towards dito sa mga regional offices ng PNP? So, sa ngayon po, na ongoing na yung ating pag-secure ng mga election materials na dinidistribute sa mga provinces natin and city police office natin, no? So, mayroon na tayong mga completed na mayroon mga 85% completed at yung iba ay ongoing ngayong araw. You did mention about delivery ng mga BCMs yung mga gamiting mga paraphernalia sa election. So far, wala namang naitatala ang PNP sa side po ng Region 12 problema? Yan po ang ating pinagpapasalamat at sa ngayon po ay wala po tayong naitala na hindi maganda, no? Doon sa ating pag-secure at pag-escort ng mga election materials during the delivery. But still the same, sa buong Region 12, halimbawa dito sa Sauk Sargent area, anong mga areas ang talagang binibigyan nyo ng mas bigat na tutok para sa lalapit na halalan? Unang-una po, yung assessment natin is based po doon sa assessment ng ating ISTO, no? Yung ating intelligence unit on the ground. So sila po yung mag-assess ng kanilang area of responsibility and of course in coordination with their operation officers. So last week nagkaroon po tayo ng conference with the ISTO and S3, no, yung operation saka intelligence ng different PPO at dito po ay pinalatag natin sa kanila yung kanilang security plan pertaining dito sa election period. So ang napag-usapan natin ay magkakaroon ng 2 police sa bawat polling centers po. Yun po yung ating deployment plan. And of course, doon sa mga areas naman na kung saan ay mayroong mataas na level ng threat, ay magbabari po sila ng deployment. Pwede po sila mag-deploy ng 3, 4, and of course, with the coordination with the EAP na deployment also. Sa pagpapatupad ng gun ban ng COMELEC so far, kumusta ang status ngayon? Sa ngayon, mayroon na tayong 155, no, na arrested dito sa pagpapatupad natin ng gun ban. Yung may pinakamarami natin, yung South Cotabato. Ito po ay kabuuan ng ating operation sa checkpoint operations natin, sa police response natin, search warrant operations, at yung mga wanted persons natin. Ano ba yung datos ngayon? Mas mababa ba yan, sir, kung kumpara sa last year, the last election? Ito po ay mas mataas, no, nung nakaraang 2013, nakapagtala po tayo ng 134 na arrested dito sa ating region. Ito po ay resulta ng ating massive operations pertaining dito sa mga grupo na ito. At ito kasi ang isa sa mga ginawa nating security measures during preparation natin doon sa election period. So marami tayong mga search warrant operation na nagresulta sa isang napagandang operasyon na nagkumpiska dito sa mga firearms na ito. Alright. Sinasabi niyo po kanina, sir, na you're deploying 2 police per precinct. Opo, opo. Per polling precinct. And you're saying na magdadeploy ka ng more police officers dun naman sa mga areas na mas nangangailangan nito. Opo. Can you mention areas that are said to be hotspot, if ever there are, dito sa region natin, especially in General Santos? Opo, sa General Santos City ay wala po tayong problema, no? Complemented po lahat yung ating security deployment dito. Mayroon po tayong mga deployments sa other areas. For example, sa North Cotabato po tayo. Nagdagdag po yung regional headquarters natin ng 340 na police officers. Hindi po ibig sabihin nito na magulo yung North Cotabato. Kundi ito po ay base doon sa assessment natin na magkaroon ng 2 police officers per polling centers. Ngayon, ang ginawa na ng ating Police Regional Office 12, since nakulang sila doon, ay nagdagdag po tayo ng 314. Now, may mga areas kasi sa North Cotabato na kung saan yun sa mga far-flung areas natin, no? So, magdadagdag tayo ng hanggang 3-4 na police officers. Of course, complemented dito siya ng AAP natin. Yung AAP natin, sila po yung magkakaroon ng magpapatrolling doon sa area. In coordination, of course, doon sa mga police natin. When you say hotspot, can you technically define for us unsa ibig sabihin sa hotspot? Kung nga nung sa North Cotabato man tayo nakatuto karoon, o nga nung di man, wala man sa Jensen?
Hindi po kasi tayo nag-ano-no nag-determinology ng hotspots. Yung so terminologies no natin is EWAS po, yung election watchlist of areas. Okay. Yung sa election watchlist of areas natin, ito ay may category na 1, 2, 3. Okay? Sa category 1, ito yung tinatawag natin na mayroong intense political rivalry. Mm-hmm. Okay? Yung category 2 naman natin, ito yung may mga presence ng armed group, gaya ng NPA, ng MILF. Ang category 3 naman natin, ito yung may combination ng dalawa. Mm-hmm. Okay? So sa mga areas na mga masasabi natin na category 2, doon po tayo nagde-deploy ng additional na police officers. Mm-hmm. So nasa category 2 yung pinaka-worst na area na parang ano, intense, 'di ba? You have 1, 2, 3. 3 1 being the pinaka-problemado. No. Pag sinabi nating 1, ito po yung may intense political rivalry lang. Intense sabihin, but there are no presence of armed men. Wala po. Close fight lang. Close fight lang siya. So ibig sabihin yung mga supporters might be in the riot during the long run. Okay. So in general Santos and in Sarangani, and Sarangani because ang mga listeners natin, ang mga watchers na, ang mga nagatanaw sa tuwa karon, areas of Sarangani and General Santos, parts as well of Polomolok and Marbel. What would you tell them? Are there areas na mayroong mga armed men? Yung mga areas na yun ay basically nasa parplang, no? Yung mga malalayong barangay natin. Mm. So doon po tayo nagko-concentrate doon sa mga barangays na malalayo na may probability or may high risk na committing yung mga atrocities na sinasabi natin. So ito po yung maging focus ng ating attention. Ito yung maging focus ng ating deployment at ito yung titingnan natin. But of course, we will not discount yung mga nandito sa General Santos City. Mm. And ito naman ay nakalatag na lahat-lahat. Ito ay nakat. So you're assuring our mga kabrigada karon nga dili sila dapat mahadlok para sa umaabot nga election because you're in full control. Opo, we are on top of the situation, no? And in fact we are encouraging them to go out and vote, no? Alright. Gusto natin na makilahok sila sa halalan ngayon, go out and vote. Pero ano naman yung gusto niyo pong maipaabot doon sa ating mga citizen na dapat ay maging mapagmatiyag sila, dapat ay alerto at dapat sila ay nakabantay talaga para naman mga things na dapat iwasan before, during, after the election. Oo, itong ang national election natin ay ito yung kumbaga parang kabuuan ito ng ating gagawin ngayon, no? So hindi lamang po ito PNP, COMELEC at saka AAP na effort. Lahat po tayo dito ay mayroong dapat na rule na gagampanan, no? So sa ating komunidad na pupunta, lumabas po tayo at bumoto, pero bantayan din po natin yung ating seguridad. Tingnan din po natin yung ating palibot. Unang-una po, huwag po tayong magdadala ng mga deadly weapons. Kasi nga, bawal na bawal yun, no? At ikalawa, huwag po tayong pumunta doon na nakainom. Kasi during this period, kasi bawal na po yung mga inumin. Kapag po ba meron kayong nakita na you think would make you believe na nakainom po siya, eh pwede po bang madampot yun o mabawalan siyang pumasok doon sa bumoto? During sa ano, no, mayroon kasing specific yan siya na date kung kailan po yung bawal yung ano yung nakainom. Yes, can you please tell? Bawal urban. So hindi po natin na ano yung kung kailan yung specific kasi COMELEC po yung nag-ano niya, no? Okay. So during sa liquor ban, bawal na po magbenta at saka uminom ng alak during the time. So tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayan na kung maaari makipag makipag-cooperate sa ating mga kapulisan at sa ating mga kasundaluhan na nagbabantay. Tayo po ay tumulong sa ating mga security forces na pangalagaan yung ating seguridad dito sa ating rehiyon. Huwag na magpatigas-tigas ng ulo. Huwag nang testingan pa ang mga kapulisan. Pero mayroon pa isang tanong. Tatanong yung isang kakilala ko lang din, actually kapamilya na. Sabi niya, kasali ba sa gun ban yung .22 caliber na air gun? Opo, lahat po ng ng firearm kasi sa bagong batas natin. Kahit replica ay considered as firearm na po siya. Toy gun, pag ginamit mo sa bawal yun. Kaso ka pa rin ng gun ban. Kasi daw meron akong kambing na nakakain. Gusto niyo ang barilin. Ang gulo-gulo ng kambing na kinakain yung mga tanim niya. Kaya tanong niya, kasali ba sa gun ban itong air gun? Kasi gusto ko talagang paputukan. Suka bawal lang yun. Okay. Pero ito, Brigada Lela, kung walang hotspot ang PNP, may hotline ba na pwedeng tawagan natin mga kabrigada? No. In case like, hambawa, meron silang mga gustong impormasyon na ipaabot sa ating kapulisan. Opo, sa lahat ng ating police provincial office down to the municipal police office, no, including yung mga polling centers, mayroon po tayong mga nakatalagang police dyan. And yung mga number ng mga police na nakatalaga po doon sa mga polling centers ay atin pong kinuha at ipagbigay alam po yan sa lahat-lahat na nandoon, no? So, yung mga may reklamo po at mayroong gustong sabihin, mayroong gustong i-inform sa ating kapulisan, pwede po ninyong i-inform directly yung ating mga pulis na katalaga sa ating mga polling centers. At yung mga pulis naman na yon ay siyang magbibigay ng impormasyon patungkol doon sa
kung ano po yung reklamo doon sa kanilang municipal police station down sa province natin, up sa province pala natin at saka sa regional headquarters natin. By the way, magkikichismis lang ako, sir. Last week, may nangyaring incident dito sa Ubal Plaza. Ano bang monitoring ng PNP doon? Opo, wala po tayong na-monitor na, ano, no, na IED. Wala po tayong na-recover na IED component. So ito ay plainly nagkaroon lamang ng incident ng explosion doon sa motorcycle. Wala po tayong dapat ipangamba na ito ay IED. Hindi po ito IED. Ito ay plain lamang na motorcycle cycle na sumana, nagkaroon ng explosion at nasunog po. Sa problema ng sa issue ng private armed groups, kumusta ang monitoring ng PNP ang campaign? Sa ngayon po no, wala tayong recorded na private armed group dito sa ating area of responsibility. Before nagkaroon tayo ng isa no sa Cotabato City, however, nabuwag na po 'yon at nawala na po sa listahan natin. So ito ay continuous pa rin pag mayroon po tayong mga nalalaman, no, gusto nating ipaalam sa ating mga kababayan no. Pag mayroon tayong nalalaman na mga ganyan, kung maaari po ay pagbigay alam ka agad sa ating kapulisan para po makapag-conduct po tayo ng validation at makapag-investiga po tayo. Ito po, may tanong po ako, kasi napag-usapan natin yung mga chismis, mga storya ng mga ganito, di ba? Actually, hindi naman po ito chismis kasi inamin, kinumpirma din naman ng Malacanang, di ba? Na meron daw pong threats na ikikidnapin ang ASG, kasama na dyan si ang ating champion na si Manny Pacquiao, wala na tayong pakialam kay Chris, pero kasali din siya sa listahan ng mga ASG na pwede daw ay kidnapin dahil maraming pera ngayong eleksyon. Is that true? And what is the ang hanay niyo, anong ginagawa ninyo ngayon regarding that? Sometimes in 2014 nagkaroon tayo ng information pertaining to that, no, but as to the target hindi po natin confirm kung sino. Just lately lang nagkaroon po tayo ng confirmation coming from the president mismo. So as of now, yung ating regional intelligence division kasama po ng ating mga other intelligence unit ay nagpatawag po yung ating chief ng RID natin, no, Regional Intelligence Division, para po magkaroon ng further validation dito sa report na ito. And we reported na wala pong Abu Sayyaf group dito sa ating Region 12 pa. Okay, wala. Yun po yung kagandahan. All But right. As of now, tayo po ay nakikipag-coordinate sa pamilya ng Pacquiao, no, pamilya Pacquiao, to increase their security. Okay. No? Nakikipag-usap tayo sa kanila para i-inform sila kung ano yung information. And of course, to increase also yung security measures nila sa kanilang araw-araw na ginagawa. And yung ating regional director naman ay nagpaabot ng kanyang suporta, no, sa ating pamilya Pacquiao, na any support na kakailanganin nila, ang Police Regional Office 12 ay magpo-provide po. Last question from me, ha. 'Di ba, may presence po ng police sa bawat police precinct. Pero there is also that regulation na hindi sila pwede makalapit within so many meters doon sa mismong magkakast na area na magkakast ng boto yung kasama yung mga kabrigada natin. Although, unless of course it's warranted, nalalapit sila pag mayroong riot. So okay, can you tell us, para naman makita din ng mga tao yung, okay, sakto lang yan kasi 'di ba nakaka-intimidate din, 'di ba, minsan kapag may kapulisan. Although we would always want to look at you as our partners, but some people, other people would see you as parang intimidating, no? So what is the right position ng kapulisan natin doon mismo sa polling precincts? Unang-una po, gusto po natin iparating sa ating mga kababayan na pag may nakita po kayong kapulisan sa polling centers, huwag po kayong matakot. Friend po natin. Huwag po kayong mabahala kasi nandoon po yung ating parate. Kapulisan na tumulong sa atin sa pagbabantay, tumulong sa ating seguridad. So kung mayroon po tayong problema, pwede po tayong lumapit sa ating kapulisan na mag-extend po ng help anytime. During sa send-off ceremony po kahapon natin, no, nagkaroon po tayo ng send-off ceremony para po doon sa madideploy natin, additional forces natin, no. So, dito po ay binigyang diin ng ating regional director during sa kanyang speech, no, na ang ating kapulisan ay dapat tumulong sa kahit kanino man, regardless kung anong kanyang kulay, regardless kung anong kanyang affiliation. Dapat siya ay tumulong sa mga nangangailangan. Yun po yung ating yung marching order ng ating regional director. Gusto ko rin pong i-quote yung ating chief PNP, no, si Police Director General Marquez, na gusto niyang sabihin sa ating mga kapulisan na bawat isa sa atin, kami po ay 170,000 strong na. Every day, ang gusto mangyari po ng ating chief PNP ay kung ang ating kapulisan ay mayroong gagawing kabutihan every day, kahit isa lang, yes, bawat isa sa atin, mayroon na po kaming magagawa na 170,000 na mababuting bagay. Oh, that is so good. Kung isa lang yun, kung so many in a day, di ba? Opo, so kung ma-multiply mo yan into 10, then malaki-laki na yung may gagawa nating kabutihan. So yun po yung gusto nating iparating na message ng ating CPNP at ng ating regional director dito sa atin.
Alright, well said. Siyempre mga kabrigada, ang pangangalaga ng katahimikan at kayusan ng nalapit na halalan, hindi lamang po responsible din ang pambansang kapulisan yan. Siyempre, bawat individual sa atin na may responsibility at may kakayahan para mapanatiling maayos, ligtas at siyempre may dignidad ang nalapit na May 9 election. Sa pagbabalik po ng Morning Hataw, mga kabrigada, more news and talks dito lamang sa Morning Hataw.